So ayun mga chong, punta naman natin yung fabrication team para makita nyo kung saan ginagawa yung mga trusses at yung mga iba't iba pang ginagamit namin sa construction site. Sir, para saan po ba yung ginagawa niya, sir? Para sa mga kalukuhan nyo dun sa... Para ito sa renovation ng ating camp facilities. May sukat po ba yan? Paano po ba nalalaman yung tamang sukat dyan? Base ito sa binibigay ng ating contractor. Ayos. Yung amo nyo ron. Okay, sir. Ganun pala gawin yan, sir. Ganun lang. Libang-libang lang ba? Galing, sir. Sir, para sa naman po yung ginagawa niya, sir? Para to sa forma ng bintana. So ibig sabihin na gagawin muna yan bago ilagay doon? Oo, kasi yun ang utos ng manager. So ibig sabihin, sir, running for lead bang ka na yan? Hindi, running to... Ano po ba status? Running to manager. So yun, ito daw po yung ilalagay sa may upper side ng bintana. Isa po sa malupit naming carpenter yan, si Kapitan. Kapitan Nose? Nose ba ang sir? Sir, tayo dyan. Malapad tayo dyan. Ayan po, isa po sa mga bihasa na gumawa niyan. Sir Silokoy, kayo po ba ang tumirada niyan? Ayon sa grupo, kami yung na-assign dito. Tuloy. Sino kasama mo, sir? Isang malupit na taga Binangunan na ito nga pala yung... Master Forma. Forma na Rizal. Ayan. Kayo po ba ang tumirada? Ayan po yung tinirada nila. Sino po yung mga malulupit na welder? Ayan po. Wala na kasing choice yung kumpanya, kami yung naiwan. Kaya yung papalik, shout out! Bumalik na kayo! Yan, maraming salamat at nakakilala ko mga malulupit na welder. Ayan, poporma sila dahil gagawa ulit sila ng isa pang traffic. Then yung right part para di gumalaw, kakabitan mo na seat lamp. Doon. Next. So yan, ayun po yung magiging brace. Yan, dahil sa mabigat yung bakal, kailangan mong gamitan ng polytrack. Dito. Duro, alam naman niya yan. Ang madalas gamitin yan sa mga warehouse. Para saan po yung ginagawa niya, sir? Para sa base plate for the trusses. Yun, ayan po. Siya po pansamantala nagpuputol niyan. At the same time, siya po yung lead man namin dito. Tara po na, iyak! So, ito po yung warehouse namin. Ayan. So, dalawang klase yung ginagamit namin semento. So, yung gray na semento, pang pundasyon. At yung orange na semento naman, pang platada. Anong gagamitin natin pang kuha ng semento, master? Tsaka ng buhangin. Yung kahoy o yung galon? Ang tawag dyan, sa galon. Hindi ko alam. Sa ganun. Ewan kasi. Kanina, meron kayong tawag. Ano yung tawag nyo kanina? Hindi ko alam. Ano yung tawag nyo kanina? Hindi ko alam yan.
Ano ba yun? Yung ano? Yung lumilipad? Yung lumilipad niya ba, sir? Yung may pak. Yung may pak. Yung may pak. Sir. Sir. Magkano po ba benta niyo sa alak ng Saudi? Sir. Procedure natin ngayon dito sa ginagawa nila. Ano bang gagawin natin dyan? Mag-black wall laying. Wow! Ah, black wall laying. Yes. Ah, ayos, ayos. Master. Saan po ba nagmula yung tawag na master dito? Kasi nabutan na namin yung tawag na master. Hindi ko alam, pero parang doon sa isang tao yun dito eh. Oh my God! Ano pangalan ng pangalan? Paano ba masasabi nga master ang isang ano? Dapat alam niya lahat. Oh! Dapat talented siya. Pa? Talented? Oo. Parang ako, sir, ano? Oo, sir. Ay, di master na tawag mo sa akin ganyan. Kayo, sir. Tapos tagi sa akin. Master. So nga pala magpasalamat sa sponsor namin, Hempel, wow! Number one paint, kay Sir Mark Dison. Maraming salamat. Uy, shout out! Yan mga chong, magpipintura muna kami ng 4 lanes or 4 lina. Ikakabit sa ibabaw ng trusses. Teamwork plus sacrifice equals complain! Yan mga chong, shoutout po kay kaibigang Melvin Mamaklay. Kamusta ang data kaibigan? Ang dating pipe inspector na safety officer na ngayon sa EI. Kamusta ka dyan? Shout out, Melvin Mamaklay. Yeah! Dito sa Saudi, kailangan pang grinderin ng mga solid block para maputol. Yan po mga chong, umulan po kayo ng madaling araw. So hindi po namin alam kung sa construction pa rin po kami napopwesto. Dahil matilim po yung kalangitan. Yeah! A few moments later. Pwede nang mamakyo. Ang bangis. Suwabing-suwabi yung pahit. At sir, kung dati ko nang ginagawa sa Pinas yan? Nag-aaral ka ba sa testa? Pag-testa yan ah. Oh yeah. Hindi, talagang ano, talaga kasing magaling na ako simula nung pinanganak. Talented kasi ako eh. Pinanganak ka bang may kutsara? Kasabi ko saan ang kutsara? Oo, nung pinanganak kasi ako, kasama na yung kutsara. Kutsara. Tsaka rodela. Kaya hirapan yung nanay ko kasi tumutusok, matulis. Sumasabi. Paglabas ko, talagang gumagana na ako. Sabot na, sabot. May nararamdaman ka ba? Eh, sobrang bilis ako ba? Pwede yung pakibagalan muna yung... Sasasabot mo na kita para bumagal ka. Oo, ang bilis ko kasi magtrabaho, sir. Sir, hindi ba parang bumagal yata ako lalo? Babalik din? Oo. Sige, sir. Maya ilang oras lang naman yan. Lemon made. Sige. Nice! Sige, patagi mo. Nice! Papakapit. Kala mo, bro.
Ilang oras mo tinraining sa testa yan? Ala, ako lang, sariling sikap lang. Uy, malupit ka pala doon. Alam mo, simula pagkabata kasi hinutok tayo ng kahirapan. Oh, talaga no. Bukla! Tamang alignment niyan. Ayan ah. Maybe 5 minutes ka last. Good. Pantay na pantay ko yan. Napakahusay talaga ni training. Matagal ka na bang mason, sir? Matagal na. Mga ilang tao ka na nagmamason? 6 hours na rin. Mga ilang hollow blocks po kayo sa 15 minutos? Sa 15 minutos siguro, mas lamang pa yung gear ko.